Ang Pilipinas ay nakalikha ng napakaraming magagaling na manunulat panahon pa lang ng mga Kastila na siyang naging daan para mag-aklas ang bayan patungo sa pinakamimithing kalayaan. Pero dahil sa kanyang yumi at ganda, mga dayuhan ay patuloy na pinagnanasahan ito. Halika't magbaligtanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang inidolo at ginawang inspirasyon ang mga kababayang nakipaglaban sa mananakop na gamit ay panulat. Namukod-tangi sa lahat, nag-akda ng mga aklat at pinalaganap ang mga kaisipang pangmakabayan. Ngunit sa patuloy na pagtuligsa sa pamalhaang kolonyalismo, gamit ang impluwensyang dayuhan, siya'y inusig hanggang sa mapiit sa kasalanang ang pagnanais lang niya'y magising ang inang bayan. Ang kwento ng pambihirang katalinuhan at pagiging makabayan ni Teodoro M. Calaw o yung tinaguriang Father of Philippine Library System, larawan ng isang tagabuo ng bansa. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Ang isa sa pinakabata at pinakamatalinong manunulat ng mga batas sa konstitusyon noong unang bahagi ng 20th siglo ay si Teodoro Manggiat Calaw. Siya ay isinilang noong 31 ng Marso taong 1884. Nagbuhat sa Lipa City, Batangas. Si Teodoro ay isa sa 6 na magkakapatid, ngunit 2 sa nauna sa kanya ay namatay noong sanggol pa lamang. Sila ay anak ni Valerio Calaw na hepe ng kapulisan noong unang bahagi ng pamahalaang kolonyal ng mga Amerikano. Maaga siyang namulat sa kaapihang dinadanas ng ating bayan dahil noong kanyang kabataan ay palaging ikinukwento ng kanyang tatay ang mga kabayanihang ginagawa ng katipunan at ang katapangang pinamamalas ng mga manunulat, lalo pat tao na siya nang maganap ang pagiging martir ni Dr. Jose Rizal na kanyang inidolo sa panunulat. Nauna siyang mag-aral sa kanyang bayan kung saan pinangunahan niya ang klase sa kanilang pagtatapos ng fourth year. Pagkatapos dito ay dinala siya sa Maynila at in-enroll sa noon ay kabubukas pa lang na Liceo de Manila na ngayon ay mas kilala sa pangalang Manila Central University. Naging mentor niya sa paaralang ito ang ilan sa pinakarespetado at pinakakilalang makabayan gaya na lang nina Fernando Maria Guerrero, Felipe Calderon na nabansagan ding ama ng Malolos Constitution at iba pa. Isang namumukod-tanging mag-aaral itong si Teodoro dahil sumikat siya hindi lang sa akademya kundi sa iba pang mga aktibidad habang siya ay nag-aaral ay nahumaling din siya sa journalismo, pagsusulat ng mga tula, may akda ng iba't ibang lathalain at iba pang mga gawaing madalas ay makapag-aambag sa literatura sa papel ng mga mag-aaral. Dahil noon ay sakop na tayo ng mga Amerikano, nag-aral din siya ng wikang Ingles bukod pa sa Pilipino at Kastila na tinataglay na niya. Nakapagtapos si Teodoro Calaw ng bachelor's degree na may mataas na karangalan. Naging miyembro din siya ng Asosasyon Escolar de Pilipinas bago nagpatala sa Eskwela de Diretso. Ito naman ang pinakaunang paaralan ng batas sa Pilipinas na itinatag din ng kanyang naunang guro Felipe Calderon. Doon ay lalo pa siyang nagpakabihasa sa batas sa gabay ng kanyang mga naging mentor gaya na lang ni Rafael Palma at Juan Sumulong. Nakuha niya ang kanyang degree sa Bachelor's of Law noong taong 1905 kung saan dahil sa sobrang talino ni Teodoro Calaw ay pinangunahan pa niya ang bar exam noong ding taon na yun sa pamamagitan ng nakamamanghang 100% marka o perpektong nakuha para sa civil law at 3 iba pang mga subject. Kasunod nito, taong 1907, ay sumama siya sa mga guro sa eskwela kung saan gaya din ng kanyang guro na si Calderon at ng mga bayaning manunulat ay hinangad ni Calaw na hubugin ang kanyang mga naging estudyante para maging matuwid at makabayang Pilipino sa halip na magturo lamang siya ng tungkol sa batas. Taong 1907 pa rin nang si Teodoro ay naging editor ng El Renacimiento. Ito ay isang pahayagang noon ay sinusulat sa 2 wika, ang Espanyol at ang Tagalog. Itinatag ang pahayagang ito noong taong 1901 bilang sagot ng mga Pilipinong manunulat sa naganap na Treaty of Paris kung saan walang kaalam-alam ang mga Pilipino na ipinagbili na pala ang kalayaan natin sa bansang Amerika. Gaya din ng mga naunang pahayagang ginagamit ng mga bayaning manunulat, ang El Renacimiento
ay may pangunahing layunin na tirahin ang mga maling pamamalakad ng gobyernong kolonyal at ipakalat sa mga tao ang mga katiwaliang nagaganap sa mga pinunong inilulukluk ng mga Amerikano. Taong 1908, habang si Teodoro pa rin ang editor sa nasabing pahayagan, ay inilathala nila ang isang editorial na may pamagat na Birds of Prey na katumba sa wikang Ingles. Naging mapangahas ang nilalaman nito dahil lantaran nilang tinitira ang garapalang korupsyon na nagaganap sa pamahalaang kolonyal. Hindi iyon nagustuhan ng Secretary of Interior of Insular Government of the Philippines, kaya't dahil sa sobrang galit ay ginamit niya ang lahat ng kanyang impluwensyang meron siya at inusig ang buong grupo na naglalathala sa El Renacimiento ni Teodoro Calaw. Ang paglilitis ay inabot ng ilang taon kung saan dahil sa panggigipit na ito ay naubusan na ng pagkukunan ng pondo ang El Renacimiento na humanto nga sa tuluyang pagkabangkarote na siyang sapilitang nagpatigil sa kanilang operasyon. Taong 1909 sa pagpapatuloy ng kasong Libelo na isinampa ay nagpasya si Teodoro na tumakbo bilang mamabatas ng ikatlong distrito ng Batangas at siya ay nanalo. Siya ay by 5 anyos pa lang ng mga panahon na ito at naitalang pinakabatang mambabatas. Gamit ang talino at pagiging makabayan ay umani siya ng napakalaking respeto sa kanyang mga kasamahan bilang assemblyman dahil lang ilan sa mga ipinaglaban niyang batas ay ang pagdedevelop ng mga lugar sa probinsya lalo na sa mga liblib na bahagi sa pamamagitan ng pagpapayaman sa agrikultura at nang sa ganun ay di na nila kailangan pang umalis ng mga mamamayan nila para lang magtrabaho sa malalayong lugar. Ang isa pa ay ang pagsisikap niyang palakasin ang pagkakaisa ng mga teritoryo ng bansa sa pamamagitan ng pagpigil sa disposisyon ng malalaking lugar na pag-aari dati ng mga praile na mapunta sa mga grupo ng mga negosyante o individual. Ang pagpapanatili at pagpapagawa ng mga pampublikong paaralan na gamit ang buwis ng mga munisipyo para sa layuning ito. Ang pagpreserba sa klase ng pamumuhay at tradisyon ng mga Pilipino kasama na ang pagpapalaganap ng sariling wika at ang pag-appoint ng mas marami pang mga Pilipinong opisyalis sa matataas at mahahalagang posisyon sa gobyernong kolonyal. Ang mga iyan at napakarami pang iba na magpasa hanggang ngayon ay nagiging basihan pa rin sa paggawa ng mga batas ay nagmula sa matalinong pag-iisip ng batang mambabatas Teodoro Calaw. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging opisyal ng gobyerno, ang laban sa kasong Libelo sa El Renacimiento ay nagpapatuloy pa rin. Taong 1910, nang ang mga editors ng nasabing pahayagan ay nahatulang mabilanggo, ngunit karamihan sa kanila ay nakalabas na bago pa man mag-1912 dahil na rin sa serye ng mga pag-apila sa hukuman. Samantalang si Teodoro Calaw at si Martin Ocampo na siyang founder ng pahayagan ay patuloy na ikinulong. Bagamat assemblyman pa rin si Teodoro Calaw, siya ay nagkasakit ng malubha na nagresulta ng pagkaputol ng kanyang binti. Taong 1913 nang matapos ang kanyang termino at nakalaya lamang sila noong taong 1914 matapos bigyan ng pardon ni Governor General Francis Burton Harrison. Nagpatuloy si Teodoro sa pagsisilbi sa bayan sa pamamagitan ng paghawak ng iba't iba pang ahensya ng gobyerno kung saan siya ay naging director pa ng National Library magpasa hanggang taong 1917 at nakapag-iwan ng bansag na Father of Philippine Library System. Nang sumunod dito, siya ay naging undersecretary ng Interior Department sa pangunguna ni Rafael Palma at kalaunan nga ay naging kalihim na din siya. Pero ito ay kaagad na udlot dahil noong Desyembre 1922 nang alisin siya sa pagiging kalihim dahil kinuha siya ni noon ay chairman of the Commission on Independence Manuel Quezon bilang kanyang executive secretary at pangunahing tagapayo. Sa pangkalahatan, ang kanyang naging tungkulin ay pangasiwaan ang kampanyang propaganda at impormasyon na makabubuti sa parehong bansang Pilipinas at Amerika at maglathala ng mga aklat at iba pang mga babasahin na sumusuporta sa layunin, sa paghahanda at pagtitipo ng mga datos na nauukol sa bansa dahil noong mga panahon na yun nga ay binabalangkas na at nakatakda na sana ang paglaya ng Pilipinas patungo bilang isang nagsasariling bansa. Kundangan na nga lang at biglang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Si Teodoro Calaw ay nagpatuloy pa sa paghawak ng mahalagang posisyon sa bansa, nagsulat na marami pang mga aklat tungkol sa batas, nabansag ang ama ng sistemang pang-aklatan sa Pilipinas, naging miyembro ng iba't ibang mga samahan at kung ano-ano pa.
Taong 1939 nang siya ay magretiro sa public service hanggang sa noong Disyembre 1940. Pagkalipas ng isang taon, siya ay muling naratay hanggang sa binawian ng buhay sa Philippine General Hospital. At naiwan hindi lang ang kanyang may bahay at apat na anak, kundi lumisan na din ang legasiya ng isang taong tunay na makabayan na punong-puno ng tapang at sakripisyo. Sa ngayon, naalala na lang natin si Teodoro Manggiyat Calaw o ang TM Calaw bilang isang abalang lansangan sa pusod ng Kamaynilaan. Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan. Hanggang sa muli. Paalam.